Hey guys, welcome to my vlog. So, nandito na kami ngayon sa Sapa. At yun nga, ang tsinelas ni Sian ay nalubog sa putik. Kaya kinuha ni Papa. Ayan, at maraming tubig ngayon dito sa Sapa. At sabi sa akin ni Papa, dito ka dumaan, huwag doon sa dinaanan ni Sian. At siguradong lulubog si Lola mo. So magtampisaw muna tayo dito sa Sapa. At pag tag-init pala dito ay walang tubig itong Sapa na to. It's a prank. So for today's video, ay pupuntahan namin ang lupang sinasaka nila Papa. May tanim sila doon na mga palay. Yung lupang yun ay hindi naman sa kanila. Pinapagamit lang sa kanila ng may-ari. So, ayan po. Another paakyat na naman kami. At yun nga si Sian ay natrap sa mga ugat-ugat. Ayan. At nahirapan pa siyang makatakas sa mga ugat-ugat. So, nakaakyat na nga kami. Ayan na, nakaakyat na kami. At may nakita kaming kalabaw. Sabi ko kay Sian, yan ang national animal, yung kalabaw. At sabi naman sa akin ni Sian, bakit kalabaw? Eh, dapat daw aso. Kasi lahat ng pamilyang Pilipino at lahat ng bahay dito sa Pilipinas ay may sariling aso. Hindi daw kagaya ng kalabaw. Nakokonti lang yung meron. At ayan na, nagtampisaw na sa putik ang batang yan. Hinahayaan ko lang guys kasi nag-i-enjoy siya. Kasi pag malayo ang nilalakad natin, pag hindi tayo nag-i-enjoy, eh pagod yung mararamdaman natin. Buti na lang si Sian at enjoy na enjoy. At sabi ko nga, may tae dyan ng kalabaw. Ayun, tawa siya ng tawa. At ayan nga, pa-slide-slide, pasayaw-sayaw pa siya. At eto naman si Goody ay nai-stress na sa kanya. Sabi niya sa akin, bantayan mo nga tong anak mo at baka ma-slide ng tuluyan. At si Papa naman yung na-stress sa payong ko. Sabi niya, yung payong mo baka mabasa, akin na nga. So ayan, at ibinigay ko na nga sa kanya yung payong ko. Baka nga naman mabasa guys. So ayan, patuloy pa rin si Sian sa pag-i-enjoy, sa pag-slide hanggang sa ayan, at malubog na. Wala nang chinilas mo kay gamutong tayo. Ay, kaya harga sa sarili ng chinilas mo. At ayun na nga, ay nakatakas na siya dun sa putikan. At eto naman ay putik ulit yung dadaanan namin. So guys, ginawan pala ako ni Papa ng anong tawag dun? Tungkod. Ginawan ako ni Father ng tungkod. At nakakita nga ako dito ng bamboo. Sabi ko kay Papa, kumuha siya at itatanim ko sa bahay. Ayaw niya kasi nga daw, binabahayan ng ahas. O di, okay. At eto naman nga si Goody. Nagulat naman ako dito kay Goody. Sabi ni Papa, baka daw nakakita ng ahas sa daan. May ahas nga, ay patay naman. Nerbyoso pala tong si Goody. So guys, malapit na kaming bumaba at di ko na nakuhanan ng video. Baha, baha ang palayan. And guys, nakita nyo ba? Sobrang lakas ng ulan. At hindi ko nga nakuha na ng video yung pababa na kami kasi nga super dulas at matarik at napakalakas ng ulan. So, this time ay gumagawa si na Papa ng tulay na kawayan. Ayan, dalawang tulay lang yan na kawayan at mamaya ay magbabalance-balance kami dyan. At tapos na pala ako magpicture-picture. Nakuhanan ko na lahat ng tinuro nila. Nakuhanan ko daw. So guys, tapos na kami magbalance-balance sa kawayan. Kaya papunta na kami dun. Tatawid na naman kami sa kabila. At dadaan kami dyan sa baha.
At pagtawid namin dyan ay tutulay ulit kami sa kawayan, sa dalawang kawayan. At hindi ko rin nakuhanan yung pagtawid namin at kailangan kong itago ang cellphone for safety kasi nga magbabalance-balance kami. So, ayan. At patawid na kami at si Sian ay hindi mapakali sa pilik mata ko. Sabi niya, "Mami, yung pilik mata mo." Sabi ko, "Ano ba?" Sabi niya, "Mami, yung pilik mata mo hinahangin." Sabi ko, "Okay lang yan, anak. Magpatuloy ka lang sa paglalakad." Sabi niya, "Mami, bakali pa rin yung pilik mata mo." Sabi ko, "Hindi yan liliparin kasi makapit yan. Mas makapit pa yan sa toko. Kaya sige na, mauna ka na. Bilisan mo na." So, ayan na. Tapos, nakatawid na rin kami at naghahanap ulit kami ng tulay, guys. So, ayan, nakakita na naman kami ng tulay. At yan nga, si Sian. Ang tapang-tapang, hindi ko nakitaan ng takot or pagdadalawang isip na tumawid kahit dun sa nagbabalance lang kami kanina sa mga dalawang kawayan. Sa mga ganitong oras pala ay hindi naman pa bebe ang anak ko. Matapang din naman pala. So ayan, nakatawid na nga si Sian. At syempre ako naman. At nasa likod ko si Papa. Sabi ko nga kay Papa, "Wag sasabay sa akin at baka kami lumubog." Pero sa ganitong tulay, feeling ko mas matibay ito kaysa dun sa ano, sa niyog, dun sa puno ng niyog na ginagawang tulay. Feeling ko mas matibay ito. Pinagbigkis-bigkis na kawayan. Parang ano na siya. Ang tawag dun, parang balsa. So, ayun nga. At nakatawid na din ako at si Papa naman. At ayan, nakita nyo guys, mainit na. Sa pinanggalingan namin ay bumabagyo. So, ayan guys, tatawid na ulit kami ng palayan at mainit na. At nakakaramdam na din kami ng pagod. At si Sian ay marami ang nararamdaman, hindi lang pagod. Ayan nga, at nakatawid na ulit kami at tatawid ulit. At si Sian maraming naiisip. Kakain daw siya ng fried chicken, ng kanin, ng French fries at kung ano-ano pa dahil nagugutom na daw siya at ayun na, patakbo-takbo. So guys, malapit na kami sa kalsada at si Sian gusto nang makauwi. Ayan, at ang tower nasa may palayan. So guys, ayan na. At tatakbo na nga si Sian at tatawag na daw siya ng tricycle. So guys, nandito yung ibang litratong nakuha ko. Share ko lang. Ayan. Thank you for watching.